Week 8, Day 2, mga bagay na aking naaamoy at naririnig. Gandang umaga mga bata! Ayan! So ngayon ay isang magandang umaga sa inyo. Ngayon ay may bago tayong aralin na tiyak na gugustuhin mo. At inaasahan ko na ikaw ay susunod muli sa aking tuntunin. Pero siyempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon, yung nandoon sa itaas. So, halika na, samahan mo si Teacher Sandy sa ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So ayan mga bata, tayo at ikaw ay meron ng gabay ng ating puong may kapal. So ngayon naman ay kailangan naman nating gisingin ang ating mga natutulog na mga dugo sa buong katawan natin. So kailangan natin mag-unat, igalaw ang ating buong katawan para tayo tuluyang gumising, magising. Ayan. At syempre, kailangan mong tumayo para sumabay sa aking pagsasayaw. Kailangan sumayo ka para ang ating isip at ang ating buong katawan ay maging maliksi at mabilis kang makapag-isip para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Okay, tara na, tumayo ka na! Ayan mga bata, dumaloy na sa ating katawan. Ayan ang mga dugo mula sa paa hanggang ulo. At na-exercise na rin ang ating isipan kasi kasama yan sa kanina ginising natin. So ngayon naman ay inaasahan ko na ikaw ay ready na para sa ating aralin para sa araw na ito. So inaasahan ko na ikaw ay susunod sa ating tuntunin. So ngayon, magsimula na tayo. Handa ka na ba sa bago nating aralin para sa araw na ito? Okay, so ngayong handa ka na, tayo na ay magsimula. Bye.
tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay mag-ulat. Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maalaw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. E naman mga bata, tayo ay magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu. Para sa araw na ito mga bata, ang tatalakayin natin ay ang dalawang uri ng ating pandama, ang ating ilong at ang ating tenga, mga bagay na aking naaamoy at naririnig. Ano itong nakikita ninyo sa larawan mga bata? Anong bahagi ito ng ating katawan? Anong uri ito ng pandama? Sabihin mo nga ito sa akin nang malakas at malinaw. Mahusay. Ito ay ang ating ilong. At ang ilong ay ginagamit natin para saan? Ano ang gamit nito? Mahusay. Ito ay ginagamit natin na pang-amoy ng mga bagay na mababango at mababaho. Ngayon mga bata, ang mga ipinapakita ko sa inyo ay mga halimbawa ng mga bagay na mayroong kaaya-ayang amoy o mababango. Ano-ano ang mga ito? Ano ang nakikita mo sa tinuturo ko? Anong tawag dito? Tama, ito ay cookies. Ito naman, ano ito? Ito ay iniinom ng mga nanay o tatay natin. Pero ito ay bawal sa ating mga bata. Anong tawag dito? Tama. Ito ay kape o coffee. Ito naman, ano itong tinuturo ko? Ito ay ginagamit natin sa paglinis ng ating katawan. Anong tawag dito? Mahusay. Ito ay sabon. Ito naman, anong tawag dito?
Tama, ito ay pabango. Ito naman, ano ang tawag sa mga ito? Mahusay, ito ay mga prutas. At ito naman tinuturo ko, anong tawag dito? Mahusay, ito ay bulaklak. At ang lahat ng pinakakita ko sa inyo mga bata, ito ay mga halimbawa ng mga bagay na merong kaaya-ayang amoy o mababango. Ito naman mga bata, ano itong mga bagay na ipinapakita ko sa inyo? Sabihin nyo nga sa akin kung ano ang amoy nito. Tama, ito naman ay mga halimbawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya ang amoy o mabaho. Isa-isahin natin ito mga bata. Ano itong tinuturo ko? Sabihin mo nga. Tama, ito ay mga damit na madudumi. Ito namang tinuturo ko mga bata ay masama sa ating katawan ito, lalo na ang kanyang usok. Ano ang tawag dito? Tama, ito ay sigarilyo. Ito naman, ano ang tinuturo ko? Mahusay, ito ay patay na hayop. Ito naman, anong tawag dito? Tama, ito ay bawang. Ito naman, anong tawag dito? Lahat ng tao ay meron ito. Tama, ito ay dumi ng tao, poop o tae. At ito naman, anong tawag dito? Ito ay tinatawag na gasolina. At ito, nakikita nyo ba kung anong itsura nito? Ito ay puno ng basura. At ang mga basura ay hindi maganda o kaaya-aya ang amoy nito. Ito naman, ang isda ay isa din halimbawa ng hindi kaaya-aya ang amoy. At ang sapatos na hindi nalalabhan o sira na ay meron na itong hindi kaaya-ayang amoy o may amoy na mabaho. Ngayon mga bata, ano ang pinapakita kong larawan sa inyo? Anong bahagi ito ng katawan natin? Tama, ito ay tenga. At ano naman ang gamit ng tenga? Sabihin mo nga sa akin ng malakas at malinaw. Mahusay, ang ating tenga ay ginagamit natin para tayo ay makarinig. Hawakan mo nga ang iyong dalawang tenga. Magaling! Ito naman mga bata ay mga larawan ng mga bagay na may mahina o kaaya-ayang tunog. Ano-ano ang mga ito? Ano itong una kong tinuturo? Tama, ito ay ibon. Ito naman. Tama, ito ay violin. At itong nasa larawan na tinuturo ko sa inyo, ano ito? Tama, ang patak ng tubig ay mayroong mahinang tunog. At ang piano, ang tunog ng piano ay mayroong kaaya-ayang tunog para sa ating mga tenga. At ganun din ang gitara. Ito ay may mahina at kaaya-ayang tunog sa ating tenga. Pag sinabi nating mahina ang tunog o kaaya-aya ang mga tunog, ito ay mga bagay na mayroong tunog na hindi masakit sa ating tenga. Ito naman mga bata, ano ang inyong mga nakikita? Tama, ang inyong mga nakikita naman ngayon ay mga halimbawa ng mga bagay na mayroong malakas na tunog. O ito ay masakit sa ating tenga kapag naririnig natin. Ano-ano ang mga ito?
ang tunog ng sasakyan, ang tunog ng fire truck o sasakyan ng bumbero, at tunog ng sasakyan ng ambulansya or ambulance, ito ay mga malalakas ang tunog. Ito naman tinuturo ko. Ano ito? Tama. Ito ay drum. Malakas din ang tunog nito. At ito yung huling tinuturo ko sa inyo. Alam mo ba kung ano ito? Tama. Ito ay kidlat na may kasamang kulog. At ang kulog ay merong malakas na tunog. Ngayon mga bata, titignan ko kung naunawaan nyo ang ating dalawang aralin para sa araw na ito. Napakadali lang na mga gawain natin. Ano ang iyong unang gagawin? Bilugan ang mga bagay na malakas ang tunog. So pipiliin nyo sa mga nasa larawan ang mga bagay na merong malakas na tunog at inyo itong bibilugan. Para naman sa inyong module activity, hanapin mo ang nasa pahina ni teacher. Anong gagawin dito? Bibilugan ang mga bagay na naririnig ng iyon tenga. Alin dyan ang mga naririnig natin? Bilugan nyo ito. Madali lang, di ba? At para naman sa iyong assignment, para sa mga bagay na naririnig na ating tenga, gumupit kayo ng mga bagay na pwede mong marinig. So, ano-ano yung mga bagay na merong mga tunog at pwede nating marinig? Idikit nyo ito sa ating gawain. Ito naman mga bata, ang una nating gawain para sa ating bahagi ng katawan na pang-amoy. Lagyan ng letter B ang mabahong bagay at letter M naman sa mga bagay na mabango. So, alin dito sa mga larawang ipinakita ni teacher ang mabaho? Isusulat mo ay letter B. Alin naman dyan ang mabango? Ang isusulat mo ay letter M. Para naman sa ating module activity, hanapin mo ang katulad na pahina na ipinapakita ni teacher. At ano ang iyong gagawin? Lalagyan mo naman ng X ang mga bagay na naaamoy ng iyong ilong. So, alin dyan ang mga naaamoy ng iyong ilong? Lagyan mo ito ng X. At para naman sa ating takdang aralin para sa bahagi ng ating pang-amoy, alin dito ang mga bagay na maaari mong maamoy? Ikonekta ito sa ilong. So, alin dyan ang mga naaamoy ng ating ilong? Ikonekta. Hindi ba napakadali lang ng ating gagawin? Kung ikaw ay hindi naintindihan ng ating aralin, pwede kang tulungan ni nanay o kung sino mang taong kasama sa iyong tahanan. Napakadali lang na ating mga gawain, mga bata, hindi ba? At ngayon, ayan. So, binilang mo ba kung ilang star na ang nabigay sa iyo ni teacher? O muli kong paalala sa iyo, mag-aral ka ng mabuti. At para pag tayo ay nagkita, marami akong regalong ibibigay sa iyo. Alam kong ikaw ay may natutunan sa araw na ito at pinakita mo naman ang iyong husay.
sa pagsagot sa ating mga gawain. Dahil dyan, si Teacher Sandy ay magpapaalam na, pero bago yan, syempre tayo muna ay aawit. Maganda-handa tayo uwi na, bukas na muli tayo magkikita, paalam na sa'yo. Alam na mga bata, bukas tayong muli ay magkita-kita para sa ating bagong aralin. Paalam na! For today's inspirational quote, if the plan does not work, change the plan, but never the goal.